So ayun po ano. So good morning Caesarians. Good morning at isa na namang video. Sana eh safe kayo and then yun, wala kayong COVID. Lagi kong sinasabi. So yun, nagbabalik ka naman po tayo sa isa na namang video. So at para saan ba tong video na to? Actually, gusto ko sana kayong kamustahin ngayong first day ng GCQ sa buong Metro Manila. Kamusta yung naging araw niyo, first day niyo nagpagiging semi-malaya? Well, sa June 12 pa yung araw ng kalayaan natin, pero semi-malaya na rin kayo. Kasi isipin mo, nakalabas ka na, nakapunta ka na sa trabaho. Tag dito, sana may shuttle kayo, or sana may bike ka. Kung talagang walang shuttle, sana may bike ka. Pero kung wala naman, talagang kung naglakad ka talaga, saludo ako sa'yo, pare. Ang lupit mo. Kung nanonood ka na ito, isa kang magulang, ate, kuya ka, or may bibuhay ka, ang lupit mo. Sobrang galing mo. Ang pag-uusapan natin ngayon, new normal. So, new normal na rin talaga, no? Wala na tayong magagawa. Diyan na talaga yan. Hanggat wala pang bakuna, tabla-tabla muna tayo para gumalaw yung Pilipinas. Though, oo, parang survivor Philippines na nga. Focus tayo sa ano. Kung mapapansin nyo, lahat ng videos ko, mapapansin nyo, ito yun. Kung mapapansin nyo, lahat siya is on through online payment. Tama? So, ang sinasabi ko dito is, bakit hindi yung online payment, which is na Paymaya or GCash or kahit ano pa man, yun na lang yung gamitin natin. Kasi una sa lahat, ang kagandahan nun is yung hindi maka-counterfeit yung pera. So safe din yung nagtitinda. Pangalawa, yung, di ba sinasabi nila yung pera madumi pero tinatanggap mo warang. Siyempre pera yun eh. Ibig ko sabihin doon is paano kung yung pera mo, may paghawak niya tas humawak siya sa mata niya. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat may virus yung pera, ha. Malinaw tayo doon. Ang sinasabi ko para safe yung nagtitinda at yung bumibili. Tama? 'Di ba? Kumbaga, katulad doon tayo, focus tayo sa Paymaya. So, sa Paymaya kasi, i-scan mo lang. Pak. Tapos paid na. Diba? Doon lahat naman, halos karamihan naman ng Filipino ngayon may cellphone, may Facebook, may internet. So bakit na lang hindi natin gawin na, halimbawa, ako personally sa laundry, mayroon akong Paymaya account. So kapag nag-provide sila, in-encourage ko sila na mag-download ng Paymaya or ng kahit anong mobile app na, which meron naman ako, GCash, Coins, kahit ano, sabi mo sa akin, meron ako niyan. So, ang sinasabi ko doon is yung cash, true cashless na yung payment na hindi na kayo nag-aabutan, hindi na kayo nagsusuklihan. Kasi, ano pa yun eh, mabilis ang contact pa yun eh. Unlike yung scan lang, yung code lang, andito yung QR code, i-scan lang nila na malayo ka, malayo siya. Tapos, di ba, may social distancing pa rin. Tapos, kumbaga, namimintay natin social distancing. Tapos, hindi tayo masyadong nakikipag-contact dun sa tao. Kasi nga, hindi mo alam kung sino yung may coronavirus. So, ang sinasabi ko dito is, sana yung mga local business, yung maliliit na negosyo ngayon, is mag-download ng mga, kahit ano, hindi ko sinasabi ito na, hindi ito sponsored. Wala pang sponsorship. So, ayan. So, hindi ko sinasabi na mag-download ng Paymaya. Hindi, ang sinasabi ko is para maging safe yung empleyado mo at safe yung mga buwibili sa'yo. Ayos, malinaw tayo doon. Okay. So, susunod na tanong. Yung mga Paymaya naman, ang nabibilihan lang dyan is yung Mercury. Ano, yung Metro Gas sa Bonchon. Maliit na negosyo lang naman kami. Teka, may papapanood ako sa inyo, ha. So, yung link, lalagay ko na lang yung link sa baba. Year 2018 pa, November 2018, nag-start yung Marulax Public Market dito sa Valenzuela. Bawat vendor, merong Paymaya account. So, yung mga tao, ni-scan lang nila. 2018 pa yun, ha. Wala pang corona nun.
2018. Nakita to sa ABS-CBN, sa GMA, sa PTV4, saka sa ibang mga ano, sa mga diaryo nakita to. First DG Palengke of the North. Kumbaga yung mga tao is may cellphone, i-scan lang. Kumbaga wala, alam mo yun, wala nang suklian, yung hindi na sila nagsusuklian. Then, umiiksi yung oras na naging nagko-contact yung mga tao. Kumbaga, yung katulad nga ng sinabi ko, malayo yung nagtitinda, dun sa bumibili, i-scan lang, makikita sa text na na-receive na yung bayad. So, yun po. Sana, ganun po, sana yung mangyari. So, sa mga modern jeep, sa MRT, sa LRT, di ba meron sila beep card. Kumbaga, hindi na sila nakikipag, kumbaga mas less na yung contact doon sa teller, saka sa'yo. Kumbaga may beep card ka nang hawak eh. Gagano mo na lang, pak! O di ba? Ini-encourage ko ang lahat na mag-download nung ganon. Though hindi ko naman sinasabi na promotion to ah. Wala. Pero ang gusto ko sana dito is safe yung nagtitinda, safe yung pinagtatrabuhan mo, safe para sa lahat. Yung ginagalawan natin kasi nga hindi natin alam kung sino yung may virus. Kumbaga saka para ano na rin kasi contra counterfeiting na rin yun. Kumbaga itong video na to is para maging eye opener siya para sa lahat na ay pwede pala yun, no? Kumbaga pwede pala mas maging safe, 'di ba? Kumbaga i-withdraw mo, pwede makuha mo pa rin naman yung pera eh. Nasa Paymaya, nasa GCash, pwede mo siyang i-withdraw kahit sa ATM. Oh, 'di ba? Kumbaga less na yung worries mo na sino ba yung mga nakasalamuha akong tao. Kasi malayo nga yung QR code sa iyo. True text lang, true online lang, wala nang suklian. Sipin mo sa palengke, magtatadtad si nagtitinda na ng isda, pak, magbabayad sa'yo, gaganon na yung ano, tapos babayad sa'yo. O, tapos magsusuklihan pa sa'yo, wait lang ha, walang panukle, kukuha pa ng bamba panukle dun sa kabilang ano, sa kabilang stall. Mare, papalit, di nagkapalitan na ng pera, tapos inabot sa'yo. Kumbaga, tatlo na kayo agad yung ano, tatlo na agad kayong may contact sa isa't isa. Kumbaga, dito sa sinasabi ko, mas malalesen natin yung pagkalat ng coronavirus. Kasi yun nga, paulit-ulit ko sinasabi, stay at home, stay sa bahay, then hindi natin alam kung sino yung may sakit. Katulad ngayon, nasa almost 17,000 pataas na yung COVID case dito sa bansa. So hindi natin talaga masigurado. Though meron tayong mga safety protocol na ginawa ng government, pero syempre, as a responsible Filipino, dapat, ay, tag dito, responsable akong Pilipino eh. Kasi, dapat ganito yung gagawin ko. Dapat less contact. Dapat ganon. Kumbaga, ikaw mismo sa isip mo, paglabas mo ng bahay, iisipin mo agad yung pag-uwi mo. Ay, may bata sa bahay, baka makapagpasalubong ako ng virus. Yun dapat. Kumbaga, paglabas mo ng bahay, iisipin mo na, ay, tayo dito, kailangan kong dumistansya, kailangan kong mag-face mask, lumayo sa tao as much as possible, huwag makipag-apiran, huwag makipag-kamayan. Kasi nga, kasi sobrang ano, di ba? Hindi mo alam kamot na kamot sa mata, sa ilong, sa bibig, kamot sa ulo, di ba? Hindi mo alam kung paano nangyari. Tapos wala, magigising ka isang beses, may sakit ka, di ba? Mas mahal yun. Yun nga, sana makatulong yung sinabi ko na online payment. And then, kung walang-wala talaga, pwede pa rin naman magbayad. Yun nga lang, magdala lagi ng alcohol. And then, much as possible, sana gamitin natin yung mga online payments na mga ganyan. Kasi, mas sobrang malaki yung mga itutulong yan, no? Sana itong video na to is maging eye-opener sa lahat, lalo na sa local government, na yung i-record nila yung mga, hindi naman i-record na ano, kumbaga parang maging mapagpipilian lang na, ay, pwede pala yung online payment na ganito, maganda yan. Kasi nga,
less contact, less soklian, less ganun-ganun. Okay, gaya nung sinabi ko, lagi ko sinasabi, stay safe, stay sa bahay, stay at home. Bago nating segment yung pa-shoutout mo kay Kuya Cesar. Hindi ko lang kung saan nanggaling yun. So, shoutout kay Mari Chris Quartero. Shoutout din kay Bernard Keanu. Saka kay Cody Gaming, shoutout sa'yo. Isip sa inyong tatlo. So, yun. Maraming sir, parang salamat sa panonood. So, lagi niyo tatandaan. Stay great, be great, and remember that we're all called for greatness. Next video.